narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, 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 yo, Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo, Topa Show! At ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Binibining Tala Zaldivar. Yes, yes, yo, Topacio! Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide. Magandang umaga po sa inyo. Pasensya na po. Tayo ay medyo na-stuck sa traffic, pero natin po ako sa studio mamaya-maya lamang. Oras po natin, alas 11:03 ng katanghalian. Ito na naman sa another edition ng Yes, Yes, Yo, Topa Show. Dito pa rin sa mastodong pinalakas, ang KWRZ882 sa pangalan po na ito ni Ferdinand Topa Show. Ako pa rin naman ang inyong anak na mayon, lahing magayon, si Miss Exposay Binibining Tala Zaldivar. Sana narinig niyo po ako at hindi medyo putol-putol ang aking linya. Nasa lupa po ako ng grab ni Kuya. But anyway, ayan, una kasi natin, meron pala tayong mga kaibigan. Oo, na mga kaibigan ni Sir Marvin. Oo, Sir Marvin S.T. Boy. Ayan, na... Sir Marvin... magdamali tuloy. Ayan, si Sir Marvin yung nagpapagaling ngayon. Nandiyan siya. Tayo Pangasinan. Oo, bati natin na nila kaibigan. Ang sabi dito ay superfans family ng DWRC from Natsara to Buhay Metro. Superfans kami ni Atty. Topacio and Miss Tala. Ang isa nga nila pakinggan. Ayan, pabati naman po. Ayan, Concepcion Yi. Ayan ang mother. Joseph Yi, ang kanyang brother, si Carlita Taneo. And of course, si Don George Gabriel Yi, ang kanilang anak. Maraming salamat po sa laging pagtutok sa amin. Ayan, thank you Sir Marvin. Pagaling ka ha. Ayan. Bakit kasi naman? Kasi tumatapilok kang ganyan. Okay, anyway, mga kaibigan, paalala sa lahat ng mga nag-gate crush sa aking social media, magpakita kayo ng mukha. Oo, para hindi masyado nakakahiya. Grabe naman kayo. Early in the morning, maraming nangaaway. At ganun pa rin naman. Ah, namataas pa rin ang rating ni BBM at ni Sarah. Oh, wala na kayong magagawa doon. Alam niyo, kasi mag-research po kayo ng kikipag-away, ay gawin na lang po ninyo lang mabuting yung house to house at saka palengkeran. Oh. At paalala kay Jim Paredes and the gang, kung kayo ay magko-konsyerto, ayan, pili naman na may manonood sa inyo. Hindi maganda na wala. Anyway, ito na nga. Oh, bakit yan ang ating pambungad? Kasi nga kahapon kasama ang ating mga kaibigan nasa Rockwell tayo, no? Nasa Mediterranean Cafe. Oo. Na kung saan ay may mga kakanting tayong nasilayan sa isang fast food. Oo, hindi naman natin sinasabi, no? Hindi naman natin sinasabi na ka-fast food lang sila at saka naka-Mediterranean Cafe tayo. Oo, lahat ng mga BBM supporters at nasa Mediterranean Cafe. Tsaka yung iba yung mga naglalakad. So Rockwell, yayamanin. So eto ngayon ay scenario na pinagtatakpan na naman ng mga fanclub, ano no? Ang mga Lenny supporters ay nando doon din at bigla silang nag-chant. Oo, ng Lenny, Lenny. So anong ibig sabihin? Very provoking, di ba? Ang ginawa ngayon ng mga kakampi natin sa pula, eh sumigaw din ng BBM. Ay, bakit kayo napitikon? Hindi ba't kayo ang nag-umpisa? Huwag i-deny, aminin. Oh, bakit? Nandoon tayo, kitang-kita ng ating mga mata ang lahat ng mga pangyayari. Okay naman kasi, masyado kayong provokable. Oo. Para kayong yung tinatawag yung si meme nyo na ang kabogabol. Kuno, na hindi alam ang pagkakaiba ng franchise sa frequency. Ang galing, ang talino tayo pa natawag na syunga. Alam mo, dami mo kasing friend na masista. Kaya sa'yo, ayan, umaaliyups. Oo, nagpa-bouncing die.
Oo, ang mga sinasabi mo sa iyong mukha, soft luck ta ngayon. Oh, tapos, tayo na naman. Oh, tayo na naman ang mali. Alam nyo, lagi kong sinasabi, kung ayaw nyo na nag-retaliate ang mga kakampi, mga supporters ng pula, oo, ni BBM at saka ni Sara, oh, huwag kayong mag-uumpisa. Una, well, kayo naman ang nag-umpisa. Sinagot lang naman kayo. Wala namang paninihiram po rin na sinabi. Sumigaw lang din naman ang BBM. O bakit kayo nagagalit? O, di ba? Kaya yung mga wala dyan kahapon na yaw-yaw na naman ang yaw-yaw ng kung ano-ano na porte bastos ang mga supporter ni BBM at saka ni Sara na mga walang pinag-aralan. At least kahapon, aming napatunayan na kaya pala naming mag-Rockwell. Hindi kami hampas lupa. At lalong, hindi lang pala fast food, hindi lang pala kami kumakain sa fast food, kayo naman kasi kumaka-ano kayo, slap soil na sinasabi na tawag naman sa amin, masyado naman nakakapabang uri naman. Oo. Mas, ito ay diga ako si Kim Jun Pon. Ay, nag-post. Oo, sabi niya, spot the difference. Oo, spot the difference. Yun lang naman, yung mga BDN supporters na nasa Mediterranean Cafe, at saka yung mga BBM tuloy, mga Lenny supporters na nasa fast food na itago natin sa pangalang KFC. Tignan nyo, bakit nagagalit yung isang makayellow na elite na social era? Wala namang sinabi. O wala namang sinabi doon sa caption na mali. O kaya kung ano pa man ang pagkain sa KFC, kayo lang naman po ang nagsabi na merong mali. Ang sabi lang naman doon, napakaliwanag, spot the difference. O, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang comprehension na pupunta sa talampakan, sa sobrang bitterness ng inyong mga puso. Di ba? Mali yan. Alam nyo, ilang araw na lang bago mag-election? 10 araw na lang. Alam nyo, mag-practice na lang kayo ng sayaw ni Gary at saka ni Jam. Oo. Tapos, ano tawag doon yung pupunta kayo sa mall? O, tignan natin kung maraming pupunta sa inyo. Oo. Para maganda. Huwag yung ganyan na, nakulagi na lang kayo ng aaway. Alam nyo, ang dami-dami natin nababasa. Only yesterday, natin napatunayan kung gaano kayo ka-bitter. Diba? Kung gaano kayo nakakainis. Huwag kayo magsisimula para kayo talaga mga batang inagawa ng lollipop. Oh, diba? Tapos, kapag kayo yung nabubeltahan, umiiyak. Diba? Tapos, eto na yung mga BBM supporter ang bastos. Diba? Meron pa nga ako nakita doon. Diba? Mga matatanda na daw sila. Sila yung mga nakaranas ng martial law. Bakit nakakakampi sila kay BBM? Eh malamang, alam kasi nila kung ano talaga totoo nangyari during the martial law. Kayo, ang mga nagsasabi na maraming mga hindi nagmagandang nangyari during the martial law, kayo yung mga bata, mga wala kayo dun. Nakita nyo naman yung mga audience, yung mga supporter kahapon. Ha? Nakita nyo dun sa video na kumakalat na yon, na galing dun sa aking kaibigan si Miss Ives, sa kasama ko kahapon. Yung nakita nyo, yung mga edad po nun, atin ng mga lola, mga tsahin yun. Sila yung mga totoong nakaranas ng martial law. Ang gaganda ng buhay. Kayang mag-Rockwell. Ang taba mo. Social. Diba? Naka-Mediterranean nga. Kayo naman. So, nasaan mo yun? Ang inyong sinasabi na ang mga supporter ni BBM ay hampas lupa. Huwag kasi kayo masyadong nag-aano sa mga ilusyon ninyo na kayo lang ang kayang kumain sa mamahalin. Huwag ganon. Oo. Pag kayo nakikipag-away, okay? Kasi naman, oo, tulad itong meme ninyo, oo. Sabi nga ng isang ating kaibigan, kaya nga meme, ang tawag daw ay kasi
meme lang naman ang kalang gawin. Diba? Kasi tinawag mo pang syunga-syunga yung mga ano, tinawag mo pang troll, tinawag mo syunga-syunga. Eh, ikaw yung tanga! Oh. Nisa, alam mo yung magpapakabibo-bibo ka? Papakabibo-bibo ka? Kanyari matalino ka? Tapos yung bigla akong tumatambling sa sarili mong katangahan at kamukahan. Ang sakit nun! Oo! Oh. Para lang yung ano eh, bakit? Ikaw yung boyfriend. Sabi ko yung boyfriend, hiniwalay ang magsumilak. Ganun! Oo, oh, diba? Nako naman, magsukat ka na lang ng sapato sa mga basketbolista. Magaling ka ron. Ay, nako naman. So, eto pa. Another one. Oh. Another one. Bakit maghilig-hilig yun ang mga nananakot na? Hindi, demanda ko. Kung gusto niyo mag-demanda, mag-demanda agad kayo. Oh, diba? Oh, nung una, sinasabi natin, oh, ako, hindi ko rin naman gusto yun, na nadama yung ano, yung anak ni Melay. Melay Cantiveros, ano? O, hindi maganda yon. Pero kasi hindi rin maganda kasi Melay na nagsasalita ka. Oo, sa mga kung ano-ano. O, kayo, binapal, siyempre kasi mo ka. O, ganun, saka artist. Sikat ka eh, oo. Sabi naman ng katropa mo, sikat ka. Dapat alam mo kung papawag ka. Mag-absorb mo mga ganun bagay. Hindi yung demanda agad to. Ngayon para ko si Pokwang. O, diba? Ito naman ngayon. O, ang kinalaban naman si DJ Durano. At saka, si Direk Rob. O, tama ba pangalan? Oo. Yung director po na magpakailanman. Oo, sa GMA 7. Kasi nga naman, tinatawag ng tolo. Ay, nandudunado ka. Anong tinaya talaga yung ano, yung picture mo. Siyempre, ikaw po ang nagsabi nun eh. Oo. Ikaw nagsabi nun. Eh, siyempre. Oo. Ang lagay ba dapat kayo lang ang sensitive? Hindi ganun. Kung tapos eh, mananakot na naman kayo, i-demanda ko kayo. Huwag ganun. Oo. Kung ayaw nyo mademanda, kung ayaw nyo na, I mean, kung ayaw nyo mapulaan kayo, huwag kayo nagsasalita na hindi maganda sa kapwa. Ngayon, bumabalik sa inyo para kayong mga uod na inasinan mo yung nagalit-nagalit. Diba? Oo. Oh. Huwag ganun. Tapos magbabanta kayo, demanda. Puro na lang kayo, demanda. Kaya alam na, sabi ko, talaga naman, bilib na bilib ako ay. Tignan nyo naman yung mga sinabi ni, o di Hemora ba yun? Oo. Oh. O, di God bless you sa'yo. Oo, di sabi ni Katay. Kasi ako, hindi na lang pahayag nun eh. O, nung nagkita kami sa Tagika, so, oo, hyper si Ate Ay eh. Ready na talaga siya mag-host ng restaurant. Kaya di na natin nakausap masyado. Diba? Ito yung sinasabi natin. Kaya kayo na nasasabihan na takamtikon. Oo, kasi lagi po kayong natitikon. Kayo yung mga unang namimikon, pero kapag ka kayo ay nabalikan, grabe kayong magalit. Oo, grabe kayo sa pagkapikon. Oh, hindi maganda yun. Oo, ako hindi naman ako dinatutuwa na may mga ganito mga patutsada. Oo, kinapokwag, kinamelay. Pero naman kasi, tignan niyo naman yung root cause. Oo, tignan niyo yung root cause. Bakit ba nagkaroon ng ganyan na batuhan ng kung ano-ano? Yan ay sa kadahilanan na tayo din naman ang nag-umpisa. Oo. Kaya nga, di ba, kami ni attorney, may mga basya din kami. Diyos ko, ilan na nga nag-ano sa akin, di ba? Nag-trust sa akin. Abangan ako dito sa may registration. Sabuyan ako ng asido. Ilan ang nagsabi? Ilan ang fake account ko? Tinatawanan lang natin yan. Bakit? Kasi, pinili natin to. Oo. Oo, mga personalidad, pinili natin to na lang dyan makikita tayo ng mga tao. Kasi syempre mapupulaan at mapupulaan tayo. Pero, oo, lagi nyo iisipin na, eto, choice mo to. Oo, ano pa man ang magkikahinat na nito, choice mo yan. You always go back
doon sa decision mo na ito ang gusto kong maging. Oo. Kaya ka nakikita ng mga tao. Alam mo naman, alam nyo, ang Pilipinas, hindi lang po ano, text capital o social media capital of the world. Ito rin po ay CCTV capital. Ano ba kayo? Ay, CCTV capital. Marites capital of the world to. Oo. My God. Punta kayo sa mga probinsya, hindi pa nagmumog. Ah, ganoon. Oo. O, di ba? Ay, paano-ano ba? Ay, pausok-usok. Ay, mga minigrill yung mga matatanda, yung mga nagtatama ko, yung pausok-usok. Yan. Oo. Pero pag nakataligod yung asawa, nakatakot-takot na gigisisul yung mga asa-asawa nila. Totoo yan. Naka-spongulong na rin siya. O, di ba? Tapos maglaba ng mga asa-asawa, tinuloy yung ginagawa niya. Nakanggo din sa handaan. Oo, oh, kung hindi naghihingutuhan, may kasamang kisimisan yan. Sus, Mario, sir. Kaya alam niyo po dito sa Pilipinas, wala tayong ligtas. Oo. Kaya gumawa na lang tayo ng tama. At saka, di ba makagawa tayo ng mali. Aminin na lang natin na nagpapamali tayo kasi unang-una, tao lang naman po tayo. Oo, oh, di ba? Huwag na huwag nyo na na didepensahan yung mga mali. Tulad na pagkakamali ni Vice kahapon. Anong isa, di ba? Kahapon ba yun? Di ba? Yung frequency at saka franchise. Patulad ng pagkakamali. Oo, ni Vice President Lenny Robredo. Oo, sa brain at saka sa nerve. The nerve talaga kayo. Malamit na akong kumama. Magkita dito tayo sa studio. Ayan. Kuya Meller, masok po muna ng commercial at update. Nagbabalik po ako. Yawa! Yes, yes, yo! Topa show! Ang balik sa mga sa'yong papapitan, di dito na ako. Ay, grabe. Grabe yung pahagdan. Oh! Ay, my birthday! Happy birthday, Kuya Arnold! Ang aming kapamilya dito. Diyos ko, Mariosef. Hiningal ako doon. Patubig naman. Patubig naman. Oh. Hello, dire. Ay, direct tuloy. At anyway, oo, oh, Kuya Werner, dahil nag-ano na tayo, pwede bang dumiretsyon tayo sa Batian? Oh, okay naman. Hindi pa. Okay. Anyway, sige. Ituloy natin. Pag-usapan natin kanina. My God. Mm-mm. Yan. So, ang kaninang pinag-uusapan natin ay yung nangyari po kahapon sa Rockwell. Oo. Hindi kasi talaga maganda ngayon ang mga lumalabas na naman na mga usapin. Oo. Dahil yung mga nakikita nyo ngayon ay hindi po yun ang totoong nangyari. Oo. Yun ang tinatawag na spliced. It is spliced yun na naman. Oo. Oh, 'di ba? Mm. Alam mo hindi nga nakita doon sa video, may isa kasing mahaba-habang version noon na nakita yung mga kakamping approaching. Oo, doon sa may hawak ng camera. At ang may hawak ng camera na 'yon ay aking kaibigan. Sis Ives. Ay, nako. Alam niyo pinasasaya nyo ang aking umaga. Oo, di ba? Oo. Kaya wag po kayo nagre-resort sa mga ganun na nagpo-provoke kayo. Dahil syempre, meron mga tao. Oo, merong mga tao na talagang sasagot. Oo. Hindi lahat ng mga tao ay makikinig lang. Meron dyan na katulad nyo na magaling din mamikon. Hindi lang kayo ang magaling mamikon. O, pero datapat subalit ngunit, kayo ang lagi nauuna. Sumasagot lang ang kabilang kampo. Tapos ngayon, pag kayo nasagot, para kayong mga bata. Diba?
doon na kayo gumagawa ng kung ano-ano at inilalabas yun na lahat ng mga victim cards ninyo. Oh, gender cards, pa victim cards. Oo, kawawa naman kami. Oh, 'di ba? Oh, yun na nga lang eh. Sino ba si Lim Camp ko yata yung oo, yung nakukumuha nung ano, kumuha nung video, ay nung video, nung picture na meron nakalagay na spot the difference. Tapos ang sabi, sino ngayon ang elitista? Wala naman kami sinabi. Wala naman sinabi yung kaibigan ko. Di ba? Na kung ano paman, kayo ang nag-iisip nun. Di ba? Ang sabi nga ng matatanda, kung sino yung ulang bumuka ng bibig, ha? Yun yung nag-iisip nun. Katulad, parang ganyan na ganyan yun. Katulad, ha? Nung iniimbestigahan ng NBI ngayon na may pakana daw, ha? Nang video, oo, na sinasabi na video ng isang anak ni VP Robredo, kanino ba nang galing yun? Eh, hindi nga alam, hindi nga namin alam yun. Diba? Unang-una kong nabasahan yan, si Raisa Robles. Eh, Marites ako, inalam ko naman. Kasi sa iyo nang galing. Uy, sino ba yung president, anak ng presidential ball daw na yun? O, diba? O, makamukat-mukat namin yung anak niya si Aika. Eh, wala namang nakalagay. Oo. Ibig sabihin, wala talaga. Nag-iingay lang kayong masyado. Masyado lang kayong attention seeker. Oo. Yun yun. Papansin kayo. Oo, dinadivert nyo yung mga pangyayari. Oo. At kung sino man na may pakanana yan, nandiyan dyan lang yan sa loob ng tampo ninyo. Tanong nyo si Bam Aquino, baka alam niya. O baka alam ni Raisa. Kasi sila unang-unang naglabas niyan. O ngayon, iimbestigahan na naman yan ng NBI. Okay, okay yung nag-iimbestigahan. Pero, ang dami kaya mga dapat na mas unahing imbestigahan. Kaya nakikita nyo, yung mga tao po, hindi na naniniwala. Kasi puro kayo drama. Palibasa, puro kayo pata artists. Oh, nalahian na kayo. But, mind you. Oo, ha? Mind us. Mind them. You are all good actors. Yun nga lang. Dahil alam namin mga ta-artists kayo, hindi na kami naniniwala. Oo, katulad ng mga paggawyaw namin dito, huwag niyong paniwalaan na seryoso kami. Oo, alam nyo, inay, inihimay-himay lang namin to, yung mga pangyayari na ganyan. That doesn't mean na kami ay nakikipag-away sa inyo. Ito ay akin lamang pong binabalangkas. Yung mga dapat balangkasin. Bakit? Paano? Bakit at paano nangyari? Ano ang pinagmulan? Dapat ganun. What? Where? Who? When? When, where, how. Oo. Tapos may bago ngayon, how much. may sinasabi nga po tayo, ang pikon ay laging olats. Ayan, alas 11:29 po ng umaga. Ito na talaga to. Oo, magbigay po kayo po muna tayo sa mga hanap buhay in commercial. At this moment, flash reports, mga abid sa balita sa pagbabalik po ng programang Yes, Yes, Yo! Topa Show! Yeba! Yes, Yes, Yo! Topa Show! Ayan, nagbabalik muna muli pong sumasayin papawid sa MP ng DWIZ 88 sa inyo mga talapita, nabubulol talaga ako. Sa takbo to eh. Anyway, Yes, Yes, Yo! Topacio pa rin po. At sa pangalan ni Tony Ferdinand Topacio, ako pa rin naman ang inyong anak ng mayon, lahing magayon, Miss Expose, si Binibining Tala sa Libar. Bago tayo magpatuloy sa ating mga pagpuna, tayo muna ay dumako sa pinakapaborito nating porsyon na pinamagatang.
kita mutwit mo. Oy, ayan. Oo, kasamang nanonood ngayon ni Sir Marvin, ang kanyang mama, si Mama Irene Astigoy, kasama si Lorena at saka si Jed. Oy, good morning sa inyo dyan sa Tayug, Pangasinan. Ayan. And of course, yung mga kaibigan niya, again, oo, namang una nagpabate, Mrs. Concepcion Yi, ayan, si Joseph Yi, si Carlita Cataneo, at saka si Don Joshua Gabriel Yi, na mga masugid natin, mga taga-subaybay. Ayan. Again, happy, happy, happy birthday kay Kuya Arnold Belen. Ayan, happy birthday, Kuya. Ayan, nawa ay maging maligaya ang iyong birthday. Birthday ng birthday. Ayan. Anyway, again, Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan man po kayo ang lupalop ng mundo naroon sa mga nakatutok gamit ang kanilang mga social media accounts. Maraming salamat. Ito po ang masigabot mo ng puno namin pagmamahal na hi sa inyong lahat. Ayan. Sa lahat mga nandiyo dyan sa aming Facebook Live, sa aming YouTube Live Streaming, thank you very much. Ayan, of course, sa mga nakatutok gamit ang aming DWIZ app, maraming pong salamat sa mga nakatutok sa lahat ng mga himpilan ng DWIZ at saka ng Home Radio. Maraming salamat! Ayan, sa mga Twitter hunters natin, good morning, Nolet Dolor. Ayan, aking mga kaibigan, Raymond Toledo, sina Auntie Merce sa Barangay Diso 8, yan sa Dalpan, Manila. And of course, sa gabo sa mga Bicolano, sa mga nakatapoy, Bermi, sa Lamatunan po, Tabing Marhay. Ayan, sa gabo sa mga barkada, ano, kapamilya. Sa Kuya mga tugang asin, mga magurang sa Uwas Albay. Hello sa mga lahi ni Charles Zaldivar. Namiss ko si mama ko at si papa. Kwento ko mamaya. Meron kasi kami mga ano, mga kalokohang magkakapatid kagabi tungkol sa mga presidential boss, ganyan. A Love R. O, diba? Ang ganda ng pangalan niya. O, medyo mahina ngayon ang ano. Si Job Guerrero. Job Guerrero, thank you very much sa pag-follow. At saka kay Connie Chrissy. JT, good morning. Ayan, kay Ramos, magandang umaga. Kay Rose Pablo, hi, si Rin. George Lapaya, good morning. Si Maria, si Arwel Corpus, ayan. O, tsaka meron dito, oo, na isang basher na wala namang pagmumukha. Mm-mm. Tapos, meron pa siyang isang kakampi na ang tawag doon sa ginawa ni Howard Johnson ay journalism. Teka lang, hindi ba dapat kami nagsasabi niyan kung journalism yan at hindi? Kasi kami yung mga journalist. Says who? Coming from who? From you? Pakita ka muna mukha. Anyway, Vic ng Bustos, RQ, hello, si Kim, si Hera, Japok Tin, good morning, Jasmine, Avan, ano yan? Juyad. Oo, tapos sino to? Si Haisa Kimik. Ay, ang hirap naman ng mga pangalan. Victoriano! Ayan, si Shurla. Ang grabe pangalan ito. Daming consonants. Si Mike Pecker, yes, we will educate them. Mm-mm. Si TJ, si Kevin D, si Annie113, si Akai, thank you very much sa pag-follow. Ako Mandirigma, Gossip Peaceball. Si RG, good morning. Jackie Tashon, ayan. Kuya Sean, maraming salamat sa pag-follow. Si Rec, oo, siya yung nagsabi ng ano, kaya nga Meme Vice tawag sa kanya kasi nga puro meme lang. Uy, nakita ko na naman yung naka-corona siya. Mas mataas pa sa corona ko to. Jesse Torres. Oh, napanood niyo na ba yung pagbabalik ng ano, ng dami? Alpax Alembong, good morning. Bardagulero, maraming salamat. Ayan, Stanley Rastaman. Rastaman na yan, kagabi pa yan. Si Sapphire. Ayan, si sino to? Si Yes Yes Yo. Ayan, si Alf Style, good morning. Kirby Rice, magandang umaga. Nightwing Armor, si Jay-Z, si
sino to? Si Jovi Kudal. Of course, si Sis Ive, si Law and Order. Ayan. Kuyang, thank you. Miss Ayet, si Hanilet. Oo. Lahat ng mga aso at pusa sa bahay nila. Hinabati ko rin. Amalunam Siha, Marhay na Aga. Ayan. Si V. Oo, good morning. Sino pa to? Thick Wall, si Ram. Oh, si Bella at saka si Miguelito. Yun ang pangalan ng mga pusa sa bahay. Oh. Bahay nila. Alpha One Rin, Human Opule. Opule pa? Opule. Grumpy Old Man. Sa mga hindi na mababanggit, Abunjing Bunjing, si Dimples, si Doc Blood, si Nolo Siguera, si Shekto Tunbipi, si Spartacus Pilipino, si Gustian Yani Hestia, si Miguel Lopez Telegaspi, si Daddy K, si Kuya August, si Bagwis, si Miguel Lopez Telegaspi, nilangaw na, di pa rin tapos. Manyongo ba ako? Naligo naman ako, alam ko. Renato Ragos at marami pang iba. I love you all. Oh, ang dami nyo. Ay, papabu ka ngayon. Ay, nako. Oy, Shy. Ano to? Shy Kabuwag. Oy, Ineng. Oo, wag mo ko nililecture tungkol sa journalism, ha? Huwag mo ako nile-lecture. Again, i-shout out ko. Oh, Shy Kabuwag. Pag umabot ka ng 100 yung follower mo, saka mo ko yabangan ha. Chompaling kita dyan eh. Hindi porke journalist ka, eh pwede kang maging entitled, entitled ka na at pwede kang mambastos. Ginagalit mo ko, Shy, ano yun? Kabuwag! Bantot ng... ha? Hindi porka journalist ka at nasa trono ka, ha? Meron kang karapatan ng mambastos, lalong-lalo na at dayuhan niyang Howard Johnson na yan. Ha? Nandito ka, ikaw! Kung ikaw, pwede kang bastos-bastosin ng mga dayuhan, ibahin mo yung mga taong katulad namin na ayaw namin nababastos. Oo. Siguro ikaw pinalik ka sa pangbabastos ng mga magulang mo, no? Nakakahiya naman masyado. O, na dito sa sariling lupang tinubuan, mambabastos ang isang dayuhan. O, cry out kayo ng cry out ng colonialism, whatever, mga hambog kayo. O, diba? Kaya wag mo ako nile-lecture dahil le-lecturean kita dito, Shy Kabuwag, whatever your last name is. Ang bantot! Ang bantot ng ugali mo. Oo. 'Di ba ang bantot ng ugali mo na ang katulad mo mga tao ay papayagan ng mga dayuhan na pumunta dito sa bansa na 'to at mambastos ng tao. Oo. Hindi porke journalista ay meron kang karapatan. Magpakatao ka kung gusto mo na itrato ka na tao. Una-una Shy, whatever is your last name again? Nakakalimutan kong baho kasi. Sorry ha. Kasi ang baho talaga ang baho ng ugali mo. Oo. Huwag mo ako nililecture ng mga investigative journalism mo tsaka news journalism mo. Ha? Kasi Shy Kabuwag, mas alam namin yan. Kasi kung bibigyan mo ako dito, ha? Ibibigyan mo ako dito at hahanapin mo lang yan sa Google, baka katukang kita, bata ka. Oo. Diba? Ipagtatanggol mo ba itong inayupak na dayuhan na ito na ng bastos dito? Ay, lumabas ka dito, pumunta ka sa Inglaterra. Oo, doon ka, tapos magpabastos ka doon, magpabastos. Saka mo sabihin sa akin, bumalik ka dito kung anong pakiramdam ng binabastos. Diba? Ang mga journalist mo kailangan may respeto sa kapwa. Hindi porke may karapat na ka magtanong, pwede kang magtanong ng pabastos. O kaya tignan mo itong mga journalist na mga sinasabi mo na mga bastos. Meron pa bang magandang karir ngayon? Sige, sagutin mo ako. Huwag mo akong binibeshi-beshi, hindi kita beshi ha. Bantot ng ugali mo ha. O. Kaya ang dami mga
Banyaga na dito, kala mo kung makapag-spit ng kung ano-ano dyan sa kaling malinis eh. Ganyan na lang kasi ganyan kayo. Oo. Basta talaga nasa team nyo, no? Pabor sa inyo, kahit bastos, kahit walang modo. Oo. Kahit yura ka ng pagkatao nyo, okay na okay sa inyo kasi, ano, pabor sa inyo. Huwag mo akong subukang mura-murahin ka rito. Excuse me po. Nakakabisit yung ganito. Huwag mo ko pagmamalakihan ng mga nakukuha mo sa Google o kaya sa Wikipedia. Pumunta ka rito, dito mo ako sabihan at i-lecture ng ganyan. At saka lalong-lalo na huwag kang mag-gate crash sa social media na may social media na walang nakikita sa pagmumukha mo. Siguro saksakan ka ng pangit. Nagiinit mo ulo ko. Di ba? Pabayagan nyo? Nabastos-bastosin tayo ng banyaga dito sa sarili nating lupa. Di ba? Oh. Oh, Shay Kabaho, ganap, anapin, kabuwag, whatever. Oo. Pag malakihan mo ako kapag kayong followers mo umabot na ng mga 200. Oo. Tapos may mukha ka nang ilalagay dyan. Tsaka ka bumalik dito. At saka kung gusto mo talaga at super nang gagalaiti ka sa akin, pumunta ka dito. Oo, dito ka humarap sa akin. Sa harapan ng lahat ng mga tao, sabihin mo yan sa akin. Ah, yan ang mga turo sa inyo eh. Makakamping kayo. Yan ang mga turo sa inyo. Maging bastos. Oh, kaya ba kayo tumatanggap ng mga pondo daw na galing sa ibang bansa? Kasi magpapaalipin kayo sakaling manalo yung manok nyo. Ipapaalipin yung mga Filipino at papupuntahin nyo yung mga banyaga na yan dito at babastos-bastosin tayo? Hindi po pwede yan. Oo. Diba? Matagal na tayong inalipin, ha? Inalila ng mga banyaga, tapos na yun. Oo. Diba? Hindi na po pwede yun. Dahil kung ikaw, didepensahan mo yung tarantadong bastos na yan, ay umalis ka dito, hindi ka kailangan ng mga ng Filipino. At talong hindi ka Filipino, huwag kang gagamit ng Tagalog. Oo, huwag mo akong pinaiinit ang ulo. Napakasama ng ugali mo. Kahit sino pa man, kahit na si Lenny Robredo na kinakampihan mo at manok mo, hindi pwedeng bastusin ang banyaga dito sa sariling lupa. Tandaan mo yan. Siya'y kabuwag. Oh, nabanggit ko rin apelido mo ng tama. Diba? Kaya ganito yung mga banyaga na to dito sa sarili natin lupa kasi hinahayaan ng mga Filipinong katulad itong tuktok. Alam mo yun, sa totoo lang, sa tagal ko na sa tagal ko po na nanirahan sa ibang bansa. Sinasabi nila, 2012, na isulat sa Yahoo, the most racist daw, na lahi ay Koreano, pero never po akong nabastos ng Koreano. I lived there for almost a decade, but never in my life nabastos ako. Why? Because I know R-E-S-P-E-C-T. Dayuhan ako sa bansa na yon, hindi ako mambabastos. Respect begets respect. Kahit na sino pa man sa Kiko party, hindi pwedeng bastusin. Naiintindihan mo, siya'y kabuwag. Ha? Kahit na sinong presidential, hindi pwedeng bastusin. Na kahit na ikaw, hindi ka pwedeng bastusin ng banyaga dito sa sarili mong lupa, lalo't wala kang ginagawang masama. Yan ang tatandaan nyo. Mababastos lang kayo kung kayo ay bastos. Magre-retaliate lang ng mali ang tao sa inyo kapag ka kayo ang unang mali. Now, if you see something is wrong, ha? Pansinin mo para wag nang maitkuloy. Ha? Para wag nang dumiri diretso. Ganon yun, siya'y kabuwag kung sino ka man. Magalit ka na magalit sa akin. Oo. Idemanda mo na ako. Wala akong pakialam. Eto sinasabi ko sa'yo. Wag na wag na wag.
na itotolerate nyo ang mga banyagang mambastos dito just because. Just because. It feeds all your ego. Diba? Now, again, gusto nyo ng mga binabastos kayo dito sa sarili nyong lupa? Kayo na lang. Hayaan nyo kami ng mga nagtatanggol. Diba? Bastos yun eh. Sobrang bastos. Ipagtatanggol mo pa? Tatawagin mong journalism, kaya yun ang kinagagalit ko. Tatawagin mong journalism yun, hindi journalism yun. Says who? You? Who doesn't even do journalism? Diba? Sino ang may karapatang magsabi? What is journalism and not? It is us, not you. It only feeds your ego. That is why kinakampihan mo yung banyaga. Diba? Pinagmamalakihan nyo kami ng mga history-history ninyo. Matatalino kayo mga bata. For how many years tayo na-conquer dito? 330. Espanyol. How many years tayo na-conquer ng mga Amerikano? 50 plus years. That is why, alam mo kung bakit, Shai Kabuwag, you don't have your own culture. You don't have your own love to your country. Diba? Oh. You are all crying. For God's sake, this is for the Filipino people. Let's not vote for BBM. Let's not vote for whoever. Because Lenny Robredo is the best. Wag mo akong pagmurahin dito. Ikaw na supporter ka ni Lenny Robredo? Sasabihin mo na okay lang, tama lang yung ginawa na yon? Even Vice President Lenny Robredo, walang karapatang bastusin ng mga ganyan. We may say something about Lenny Robredo, it is because we need to say it. Diba? Nakakapanggigil yung mga ganyan, may mga Filipinong ganito ang pag-iisip. Ning, I've been traveling around the world. Diba? I myself. Ha? I myself, hindi ako kailanman nabastos. It's because I know respect. Ang dami yung sinasabi, mga bastos sa mga Chi, mga Chinoy, mga Chinese. I also live in China! Hindi ako, wala akong naging kaibigang bastos na Chinese. For God's sake, I even embrace their own language. I embrace their culture. Sa Korea, dami yung sinasabi kong ano-ano. Ha? Bilib kayo sa K-pop. Di, hindi nyo na nga masayaw yung... Alam nyo pa ba kung ano yung mga tulad ng bulaklak na sayaw? Di, hindi nyo nga alam kung paano maipit ng kawayan sa tinikling. K-pop kayo ng K-pop. Oh. Tapos pagmamalakihan nyo kami, mahal nyo ang Pilipinas? Nasaan ang pagmamahal sa Pilipinas? Kung kapwa nyo Filipino, hinahayaan nyo mabastos. At ipagtatanggol nyo pa yung dayuhan na to. Nakakahiya kayo. Oo. Nakakahiya kayo. Nakakadurog kayo ng puso. So okay lang pala. Okay lang pala na bastusin tayo. Diba? Okay lang yan. Tawag yan journalism. Ugok. Ano nangyayari sa mga journalist na nababastos? Diba nababash? Now, do not lecture me if you know nothing about journalism. Ning, I've been doing journalism since my elementary days. Ha? Huh? Nakakabisit, ano? Tapos, lecturean mo kami ng ganyan?
okay lang? Eh, nakakainis eh. Yung andami-dami yung mga nagtatali-talinuhan. Kunyari, matatalino kayo pero mga bugok kayo. Nakakahiya sa mga magulang ninyo na mga pinag-aral kayo. Ang daming mga ano ngayon, nagsusulat na binoycott yung magulang, binastos yung magulang sa social media just because magkaiba kayo ng sinusuportahan. Ako, tatay ko, Lenny. Kasi kaibigan niya nga si Jessie. Nanay ko nga, kahapon ko lang nalaman na si Pacquiao pala eh. Oh, di ba? Kapatid ko, Lenny. Oh, may kapatid ako. Kiko din. Di ba? Pero kaya niyong bastusin yung mga magulang ninyo? Sa social media? Para ano, uy-in ako. Oh my gosh! Oo! My Konya friends are all for Lenny! My Konya friends are all for Yorme! Hmm. Para in ka? Babastusin mo yung sarili mong magulang? Eto ka, Shy Kabuwag. Eto ka. Hmm. Kaya ang sabi ko sa inyo, don't come gate crashing my social media account if you don't have the audacity to show me your face. Diba? And if you are going to lecture us for something we do even during our sleep, you are very wrong. Again, kahit na si Vice President Lenny Robredo, hindi pwedeng binabastos ng dayuhan dito o kahit saan mang lupalop ng mundo. If you want to throw your question, throw it in a polite manner. Yun ang turo ng magulang, yun ang pagiging Filipino. If really, yung mga sinasabi nyo, you love this country. We may have different views, different political views, but we are all binded with what? With blood. We are Filipinos. Kahit na ako nga, ni isang patak ng pagiging Pilipino, wala ako. Isang patak ng dugo ng Pilipino, wala ako. That is very true. But I am a Filipino. I was born here. I was raised here. My forefathers came here in the Philippines to live here, to adopt this country, to love this country. Diba? So stop that word, let me educate you. Diba? Ay naku, na-high blood ako dito ha. Oras po natin na 11:59 na high blood ako, Kuya Wenner Gerald. Happy birthday again, Kuya Arnold. My God! Hey! Ayan naman, magbabalik po kami sa Lunes. Ayan, susunod na po ang programa ang Tambayan. Makakasama ang ating mahal na mahal, Attorney Nick Nangit and my loves Dion Malano. Ayan, sa pangalan po ni Attorney Ferdinand Topacio. Nandito na po siya sa Lunes at kasama ko. Ako pa rin naman po ang new Miss Expose, ang anak ng Mayon, lahing Magayon, Binibining Tala Zalivar. Marami pong salamat. Yaba! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Topacio! Kasama si Binibining Tala Zaldivar! Yes, yes, yo! Topacio!